Dante, ano ang dahilan ng COMELEC bakit hindi pinagbigyan ang motion ng mga petitioner? Magandang umaga, Ella. Batay sa resolusyon ng COMELEC 2nd Division na sinulat ni Commissioner Socorro Inting, sinabi ng COMELEC na binigyan nila ng pagkakataon ang magkabilang panig na isubmite at ilabas ang kani-kanilang ebidensya o posisyon sa kaso. Ito ay paraan din anila o anya na marinig ang demand ng petitioner at respondent sa pamamagitan ng due process. Sa pamamagitan nito ay magkaroon ng factual findings at tamang legal na konklusyon ang COMELEC sa kaso. Binigyang diin pa ng komisyon walang pinsala sa mga petitioner dahil agad namang nagsumite ng kanilang sagot ang kampo ni Marcos noong November 19, tatlong araw bago mapasok o matapos ang binigay na extension ng COMELEC. Nagkaroon ng promulgation ng resolusyon noong Martes at ngayong araw ay nakakuha ng kopya ang media. Ang motion ay inihain ng civic organization sa pamamagitan ng kanilang legal counsel, si dating Supreme Court spokesperson, Attorney Theodore Te. Samantala, Ella, nandito tayo ngayon sa Maynila kung saan nagpapatuloy itong ginagawang General Assembly ng grupong kontradaya kung saan binigyang diin ng mga ito na ngayon pa lang ay dapat lang mapagmatsyag ang publiko na maging deterrent upang maiwasan nga itong inaasahan o posibleng dayaan sa nalalapit na halalan. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.